welcome to my vlog. Today's video, may dumayo rito ang kwan eh. May dumayo rito na sang... Itong kwan na to, yung lahat ng customer ko pupunta rito, naglilibre. Ito, pag pumunta to, siya ay nagpapalibre. Dahil, bitchinin ko kaya to. Ayun, may pumunta rito na customer ko galing masugid na follower natin and then subscriber sa social media pages natin. Umalis na. Ayaw magpakita sa may video eh. Sabi niya, gawa ko na lang daw ng content. Hindi ko sana gawa ng content to, kaso request niya eh. shout out sa iyo, sir. And then, hindi ko nga natanong kung anong pangalan eh. dayo pa para Paso de Blas. Anong Paso de Blas? Valenzuela ba yon? Valenzuela yun ba yun, no? Oh, Valenzuela. Taga Paso de Blas daw. Tapos, magmamadali eh. Iwan na lang daw. Balikan na lang daw niya pag okay na. Tapos magdadala siya ng isang unit pa. Gusto sabi ko sa kanya, kuhanan ko siya ng video. Kasi pa, gusto nga niya gawa ng vlog eh. Ayaw niya, nahiya siguro. Ayan, gawa na lang natin content. Live na 215 na graphic equalizer. Ayan. Ito, 215. Hindi ako nagko-content ng ganito eh. Pag repair-repair, hindi ako nagko-content eh. Kasi pag repair ang content ko, walang nanonood. Kaso, request ni sir, para siguro gusto niya makita yung ginawa natin. Hindi, gawa natin ng video. Yan, 215. Bali, 15 band per channel. Yan, 15 channel dito, channel 1. 15 band dito sa may kabilang channel. Ito yung front panel ah. Yan. And then, ito yung back panel. Review naman natin ng konti. Yan, input, 12 watts, 240 volts. Walang nakalagay na ako, ano yun, no? Manufacturer. Nagtaka ako sa may live, no? Walang nakalagay na manufacturer. Hindi lang natin alam kung sa original na live. Baka may nakalagay na manufacturer doon sa may likod. Yan. Yung mga input socket niya is PL and then XLR na male and then female. Ayan, yan yung back panel niya. Tapos yung issue nito guys ay sabi niya sa akin lahat nakailaw na daw tapos parang humina. Kadalasan lang naman issue dyan control kasi matagal na daw ito sa kanya eh. Nasa 5 years na daw. 5 years na niyang ginagamit. Tapos itong mga switch hindi na gumagana, humilaw na daw lahat. O yan, pinapa recondition niya sa akin. Papasalamat muna tayo sa mga nagpapashoutout. Wala, pasensya na kayo, tamad. Ako yung vlogger na tamad mag-edit, tamad mag isa-isa ng pangalan ng mga nagpapashoutout. Kaya marami nagtatampo sa akin. Basta pasensya na. And then isang malaking big shoutout na lang sa inyo lahat. Yun o. And then sa mga kwan, siyempre mas malaking pasasalamat sa mga customer ko na kahit nasa malalayong lugar eh dinadala yung unit nila dito sa my shop ko para ipagawa. Eh kung wala kayo, wala tayo ganong gawa. Kasi alam ko eh itong shop natin bago pa lang eh. Kaya hindi pa siya ganon ka kilala dito. Eh kahit papano eh nandiyan kayo na sumusuporta at nagdadala ng unit nyo dito sa may akin. Maraming salamat. Ngayon, antay na lang kayo. Bubuksan ko lang itong kit niya. Ayun o. Si Mang Kanor nandito na. Bagong technician ni Suligio, si Mang Kanor nandito. Mang Kanor. Bubuksan ko na. Ngayon o, bubuksan na. Magaling magbukas to eh. Kahit nga bahay na duble padlock, nabubuksan nito eh. Tandaan nyo yung mukha nito ha. Baka mamaya, mapadaan nyo sa may lugar nyo eh. Buksan na ni Mang Kanor. Buksan na ni Takip. Ito na yung laman loob niya. SMD. Solid. Ito sa may back panel niya. Sa may back panel ito. Ito yung input niya. SMD talaga siya. Wala eh. Yan lumabas sa tawas eh.
Ito naman yung sa mga slide niya. Anong IC ginamit? Ah, 4558 lang lahat. Yan. Panibagong bukas ulit. Backlash na naman ito. Bali, pinakita ko lang sa inyo. Tingnan natin kung yung nakasulat ba may DBX talaga. Ay, ito nga oh. DBX na 231 oh. Ibig sabihin, yung input ng 231 tsaka 215 iisa lang. Oh, DBX na 231 eh. Yan. Dito, bali, magbo-voice over muna ako dahil inabot ng gabi yung kadugtong ng video ng pagre-refer ko rito at ang lakas ng ulan. Eh, tinatamad na ako magsalita dyan actual dahil halos di na marinig yung yung boses ko sa lakas ng ulan. Ayun nga, pinampalitan ko na yung control. Yung control pa yung ginamit ko is 50k na yung master volume. Bali, yung 3 pin lang yung kinuha ko. Tapos, ayan, pinutol ko yung luma na pin niya and then dinugtong ko na lang dyan. Yung 50k kasi, meron siyang groove. Yan. Kasi yung original niya is may groove. Esensya na kayo, medyo marumi yung kamay natin. Ayan na, pinutol ko lang yung video or hindi ko na pinakita yung video kung paano ko siya palitan. Ayan yung original niya, 50k, yung half moon. Yan, pinutol ko lang yung paa niya kasi sira na yan. Need ng palitan. Wala na siyang halos resistance. So, kung meron man, mahina na. Ayun, pasensya na kayo muna guys ha. Medyo di ako sanay sa voice over eh. Mas diretsang salitaan sana ako eh. Pero kailangan dahil sa sobrang lakas ng ulan. O yan, half moon siya. Bali, gagawa na lang natin ng paraan yan or discarte kapag pinalitan natin ng ibang control. Yan, yung 50k na mono, hindi siya pwede kasi walang groove. Baka manibago yung may-ari na mag-isip siya na bakit wala nang groove yung control niya. Tapos yung mga switch pala, ang ginawa ko dyan is hindi ko na pinalitan, discarte lang naman dyan, bubuhusan mo lang ng langis yan, linis-linis lang. Bubuhusan mo lang ng langis para mawala yung alikabok and then mawala yung contact niya. Kasi pag hindi mo nilinisan yan, parang nakakontak siya, umiilaw lahat ng ilaw. Kaya yan, linis lang. Kung may pamulit kayo ng mga switch, mas maigi. Eh ako, wala akong pamulit, wala akong available ngayon. Kaya, linis lang. Pero lagi ko naman ginagawa yan eh. Kung nagre-recondition ako, nililinisan ko lang ng langis o binubusan ko lang ng langis yung switch and then press and press lang hanggang sa bumalik sa dati. So, yan na. Yan yung nagiging kalabasan. Yung kinabit ko is yung 50k na yung master volume. Medyo mahaba nga lang yung pin niya. Yung pin, hindi yung pin niya. Ayan, bali. Ititesting natin. I-switch natin kung merong umiilaw pa ba yung mga switch na kahit di naka-press and then unpress. Ayan. Hindi na siya umiilaw. Pag pinipindot mo, nagiging normal na siya. Same din sa may kabila. Ayan. Off mo. Wala lahat. Press meron. Ayan. Bali. Okay na siya. Same din sa may kabilang channel. Press, unpress, and then okay na. Bali, recondition na yan. And then sa slide naman is, yung mga slide niya is okay pa. Wala pa siyang problema. Bali, yung knob na lang. Bali, sasukatan natin yung pin ng control yan para sumakto yung haba niya. Bali, gagrinderin na lang natin siya. Dahil wala nang ulan at araw na ulit, gabi ko pa sanang bakbakan nito. Asa nakakaya na gabi na eh, magagrinder pa tayo. Lintik na ulan na yung kagabi. Ngayon, tuloy na. Kakanaya lang ako na grinderin eh. Kakaya naman sa kapitbahay natin ha. Gabi na yun, gagrinder tayo. Kaya ngayon ko lang ulit i-diretso yung video. Kaya ito, paano na to? Wala nang, hindi na voiceover ito. Kagabi wala eh, halos di mo na marinig yung boses ko dahil sa lakas ng ulan eh. Sayang naman, abang nag-aantay ako bago umuwi eh, gagawa muna tayo ng unit, diba? Yun, ito na, tapos ko na siya grinderin, no? Mixi na to. Ayan, naka-grinder na. Tapos yung hapon dyan, yung knob na lang yung dinaskartehan ko, nilakihan ko lang yung butas konti.
So ngayon, ititesting na natin para hindi na umaba yung video natin. At ito, tingnan nyo, okay na siya. Oh. Yung nakaraan nito is umiilaw lahat ito. Yan, ito, kahit na i-press and press mo, is umiilaw lahat na mga switch ngayon. Pa-individual na siya. Oh. Yan, off. Yan. Yan. Yup, ano ba yan? Oh, yan, di ba? Tapos, yung control, okay na rin. Yung control pala dyan, guys, ikuan lang yan. 50K. Yung gamitin nyo is master volume para meron siyang groove. Ayan, titesting na natin kung naging okay ba siya, bumalik ba yung dating tunog niya. Kasi in term naman sa mga slide nito, is okay pa naman eh. Wala ka pa naman maramdaman na maluwag na oh. At pa siya, smooth pa siya. Ayan, ngayon, gamit natin amplifier is 733. Tapos, pasensya na kayo sa background natin. Medyo makalat. Isang speaker lang gagamitin natin. Ito, buhay na ito. Kasi wala namang switch to eh. Pagka plug-in mo, diretso, ilaw na. Ito, range. Yan. Ito, plus, minus 12 na signal. Yan. Ilaw yan pag naka-unpress and then press. Yan. Pakinggan natin. Battle music lang tayo para walang copyright. Itong channel yung tinisting ko. Channel 2. Press natin yan, lumakas. Ayan o. Okay pa o. O, diba? Okay na dito. Lipat ko dito sa may kabilang channel. Smooth na smooth siya ulit. Ayan na yan sir. Yan na yung EQ mo na pinarecondition nyo sa akin. Okay na. Medyo nagawan ko lang siya. Medyo matagal ko lang siya gawan ng video. Ayaw ko nga sana gawan ng video to eh. Kasi kapag repair yung content ko, wala nanonood eh. Kaya request ni sir eh. Kaya eto gawan natin. Kahit na hindi ganun kaganda yung paggawa ng video. Ayun lang, hanggang dito na lang. Okay na to, tatakpan na lang. Ayun, bago tayo magtapos, siyempre, promotion. Una, shop natin. Kung gusto magpapa-repair o magpapagawa ng mga unit nila along Sawyu area, Quezon City, pwedeng walk-in, pwede, kung gusto nyo, papadala nyo rito, tumatanggap ako. Address, number 41, Don Julio, Gregorio Street, Sawyu Road, Sawyu, Nombaliches, Quezon City. Social media natin, Facebook page, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then syempre, paki-share ng mga walang kwentang video natin. YouTube channel, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then syempre, paki-hit ng bell button sa gilid para updated tayo sa mga susunod na video natin. Ingat, God bless, and then peace out in lahat.